Hi guys, I'm Teacher Jana and welcome back to my channel. Hello sa inyong lahat ulit. Well, last time, diniscuss ko kung paano mag-apply sa PNP using yung PNP Corps. Alam naman natin na online ito ang initial na pag-apply at iyon ang very first step para matuloy ninyo ang application ninyo sa PNP. Today, dahil maraming nagtatanong sa akin kung ano-ano ang mga documentary requirements para makapag-apply kayo sa PNP, i-discuss ko lahat sila ngayon. Of course, kung ano ang itsura nila, saan nyo sila kukunin, ano ang purpose nila. So we'll see kung paano at kung ano-ano ang mga requirements na ito. So I hope you like, share, and subscribe to my channel para mas maging updated pa kayo sa mga future videos ko regarding PNP application. So last time, nakita natin itong mga list of requirements na kailangan natin i-upload sa PNP Corps. We all know na itong mga documentary requirements na ito ay dapat original copy ang i-scan at PDF file bago natin sila i-upload. So, unang-una ang PSA requirement. So, itong mga PSA na to, of course, they should be issued by the Philippine Statistics Authority. So, kinukuha lang ito sa kanila. At, syempre, don't forget na dapat ito ay authenticated copy. Ang authenticated copy po ng PSA ay yun ang ini-issue nila na color yellow. So, hindi siya yung siniserox pa at ipap-authenticate mo. Yun na mismo yung kukunin ninyo sa PSA. So, syempre, kung gusto nyo makita yung itsura niya ganyan, PSA requirements, mag-start tayo sa birth certificate ng PNP applicant. So, kailangan yung PNP applicant mismo yun yung unang-unang i-upload ninyo. Bago kong i-skip tong part na to, syempre, paalala ko rin na kapag kayo ay kumuha ng PSA, kahit anong document, huwag nyo itatapon yung resibo. Kahit hindi siya required na i-upload, kailangan nyo itago yung resibo na yun kasi sometimes sinahanap nila. And of course, yung valid ID with 3 specimen signatures. Ibig sabihin, photocopy nyo lang yung ID ninyo and then pirmahan or lagyan ng 3 pirma. Next is itong PSA issued advisory on marriage. Uulitin ko, itong PSA advisory on marriage ay para lang sa mga married na applicants, yung mga kasal na po. Ito po ang itsura ng advisory on marriage. Dalawa po ang advisory on marriage or of marriage na kailangan ninyo. Una yung sa PNP applicant at pangalawa dun sa asawa or sa spouse ng PNP applicant. Now, tignan nyo po ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ito po yung sa PNP applicant. Sa PNP applicant, of course, nandun po yung pangalan ng aplikante, yung una or yung nauuna. And then, ito naman po yung sa kanyang asawa. Uulitin ko lang, kapag sinabing PSA advisory on marriage of the applicant, yun pong unang pinakita ko sa inyo. At advisory on marriage of the spouse is yung pangalawa. And of course, yung marriage contract nilang dalawa. Ito po yun. Ayan. So, iba po ang advisory and marriage and marriage of certificate. Lahat po yan ay makukuha from the PSA. And of course, yung sabi dyan, birth certificate of dependents. Ang dependents po or yung mga beneficiaries ninyo, may explain ko to later, yun po yung birth certificate ng mga beneficiaries ninyo. So, in this case, ang spouse niya, ang kanyang beneficiary, so certificate ng spouse niya yung kanyang i-submit. Now, kung ikaw yun naman po ang beneficiaries ninyo or independents ninyo ay mga anak ninyo, kailangan nyo pong isama yan sa isang PDF file lang. So, kung may apat na anak kayo at isang asawa, 5 birth certificate po ang dapat nakalagay sa PDF files ninyo. Kung naman meron po kayong anak pero hindi pa po kayo kasal, mga birth certificate ng mga anak nyo po ang ilalagay nyo sa part ng requirement na ito. Kung may tanong kayo, comment down below. And itong affidavit of undertaking regarding incontestability of declared birth date. So, ito po ay nada-download. Ipapakita ko po sa inyong itsura niya. Ito po, nada-download po siya. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ito po ay kailangan naka-notaryo. So, ito na po yung itsura niya. Ilalagay niyo lang po yung mga details niya dyan. The name,
Of course, kung anong quota po kayo, graduate of what degree or course, and kung anong eligibility ninyo. Of course, napaka-importante dito yung part na ng birth date ninyo dahil yan po ang i-record dyan sa affidavit na ito. And of course, yung proof ninyo kung birth certificate, yan. And then of course, kailangan yung pirmahan and syempre, ipa-notary. Nalagay ko na lang yung link below. Let's move on to documentary requirements or educational requirements. Of course, the diploma. Yan. Dapat po original lahat ha. The TOR, kahit po yung TOR nyo ay 10 ang page, isang PDF file lang po yun, magkakaiwalay. And of course, ito pong good moral or certificate of good moral character. Lahat po ito ay nakukuha sa school ninyo. And next will be the report of rating. Ang report of rating po na sinasabi ay yung pong eligibility ninyo na kung ano man yung eligibility na ginamit ninyo at naipasa ninyo, yan po ang ilalagay nyo dyan. So this is the certificate of eligibility. Yan po yung report of rating na tinatawag. Okay, makukuha nyo po yan. For example, kung NAPOLCOM po ang eligibility ninyo, sa NAPOLCOM office po yan. Kung sa board naman po, sa PRC yan. Kung civil service, sa civil service nyo rin po yung kukunin. Of course, lahat po dapat ay original. And syempre, after the report of rating, ang mga clearances. Ang clearances po, hindi lang ako nakapaglagay ng example, ay barangay clearance yung unang-una. And then, followed by police clearance. Syempre, yung barangay clearance, kukunin sa barangay po ninyo. Yung police clearance naman is sa presinto or sa headquarters, police headquarters. So, example natin sa Manila kasi may card and then may certificate. So, para sure kayo, i-upload nyo na lang pareha sa isang PDF file pa rin. And of course, syempre, itong mayor's clearance. Yan, nakukuha po yan sa office of the mayor or sa city hall ninyo. And of course, prosecutor's clearance. Makukuha yan sa prosecutor ng city kung saan or municipality or sa province kung saan kayo or sa town kung saan kayo nakatira. And then, the NBI clearance, of course, makukuha nyo yan sa NBI. The court clearance or the MTC clearance, not Metropolitan Trial Court, kung saan kayo nakatira na city or municipality, dyan po kayo kukuha. And of course, yung RTC. And next in line are the itong service record from previous employment of government. If you're applying as a civilian, hindi mo kailangan to kasi saan ba applicable ang service record from previous employment? Kung kayo po ay currently nagtatrabaho sa government ngayon, from other government offices or agencies, makakakuha po kayo ng service record from your previous office kung saan kayo nagtrabaho. Pero kung civilian naman po kayo, hindi nyo kailangan yan. And for the photographs, or photograph, pictures na lang. Masaya. pictures naman, i-discuss ko of course. Itong mga one-colored whole body pictures, ito po, example. The only thing here is that dapat po wala kayong any accessories. Pero yung posing nyo, as much as possible, dapat po ay nakakalabas ang inyong mga fingers. Yan. And syempre, naka-closed shoes kayo. Next is the bust size picture. Ayan po, kalahati lang ng katawan ang kailangan makuhanan. And syempre, yung 2x2 pictures, picture with name tag, ito pong example niyan. Ayan. Medyo discolorated lang siya pero kailangan po white background, naka-v-neck, and of course, may name tag. And lastly, yung tax identification number. The best document that you can show here is your TIN ID. Of course, ito po yung TIN ID. Ini-issue yan sa BIR. Syempre, dyan nakalagay or naka-indicate yung inyong tax identification number. Ito naman pong nasa dulo, nakikita naman po natin, optional siya. Yung height waiver issued by the NAPOLCOM. Ito po yung sample niya. Ito po ay ginagamit ng mga ating indigenous. Ang NAPOLCOM height waiver po ay ginagamit ng mga applicant na below average or minimum height requirement. Sila po yung mga part ng ating indigenous people at nakakuha ng kanilang certificate or confirmation na pinaprocess ng NAPOLCOM. At ito po yung itsura niya. Yan. Tinakpan ko na lang yung details kasi po confidential po itong document na to. So, ito po yung sample ng height waiver coming from the NAPOLCOM. NAPOLCOM po ang nag-i-issue nito. Kung kayo ay part ng indigenous
risk group at below height requirement po kayo or minimum height requirement. So, yun po yung itsura ng mga documents na kailangan natin i-upload sa PNP Corps. Ito naman po yung other requirements na nire-require ng iba't ibang PNP units. Ito ay kanilang in-announce. So, now I'm going to discuss the different requirements na wala dito pero nire-require ng PNP Recruitment and Selection Service or the PNP RSS. Pinost nila ito sa kanilang official Facebook group. Ayan, ililink ko dito or ipopost ko dito sa screen. Ito po yung mga hindi kasama sa in-upload sa PNP Corps. So, andyan yung good moral, yung general weighted average at saka yung ibang affidavit of undertaking and affidavit of confirmation rather. Ayan po. Ayan po yung hindi ina-upload pero kailangan. And of course, yung personal data sheets. Ano ba ang itsura ng mga yon? So, these are the other requirements na hindi ina-upload pero kailangan kapag nagpasa ka na ng requirements pag pumunta ka sa unit mo. Ayan. So, ito po ang example ng personal data sheet. Pwede po itong ma-download online. Ililink ko yung site sa description box. So, dapat po whenever you are passing personal data sheet, kailangan naka-handwritten po yung mga information. Sulat kamay. So, 3 pages yata ito if I'm not mistaken to 4. Ililink ko na lang para makakita ninyo yung full document. And, ayan. And pa yung other pages. Ayan. So, 4 pages. And, syempre, nandyan din po yung Certificate of General Weighted Average. Naka-indicate po yung General Weighted Average po nung college kayo. Ito po ay nakukuha sa school. And, last but not the least is yung Affidavit of Confirmation. Ito po yun. Ayan. Ida-download ko nun or ilalagay ko na rin yung link sa description box para ma-download nyo yung Affidavit of Confirmation. Ito pong Affidavit of Confirmation ay ang mga listahan ng inyong mga beneficiaries. Kung kayo po ay single, ang beneficiaries po na pwede nyong ilagay ay yung inyong mga magulang or kung hindi naman buhay yung mga magulang ay yung mga kapatid po ninyo na below 18 years old. And syempre kung kayo naman po ay married, pwede po yung asawa ninyo. Kung wala pang anak, asawa ninyo. Kung may mga anak na po kayo, kasama po ang asawa at mga anak ninyo. So dito po yung listahan ng mga beneficiaries ninyo. Kailangan po ninyo itong ipanotarize. Siyempre, bago ninyo po ito ipasa. So, ayun guys, ang iba't ibang mga requirements na ipapasa ninyo through online PNP Corps or ipapasa ninyo sa unit na inyong pag-a-applyan. I hope na nakatulong sa inyo ang video na to. Kung meron kayong mga katanungan, you can comment down below. And siyempre, kung nagustuhan niyo yung video na to, please do not forget to comment, like, share, and hit the bell button. Syempre, mag-subscribe na rin kayo para updated pa kayo sa mga videos na i-upload ko. Syempre, hindi ito yung huling video na i-upload ko for the PNP application. Abangan nyo po yung step-by-step process kung paano mag-apply sa PNP. So, thank you for watching. See you next time. Bye!